Good morning po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay muli po ako mag-share ng word ni Lord. At ito po ay pinamagatang ang matagumpay na plano. So, ito po ang text po natin na gagamitin ay Kawikaan chapter 16 verse 3. Sabi po rito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, amen po. Ipagkatiwala po kay Yahweh. Ayun po ang susi para sa mga plano natin gagawin at kung paano po tayo magtatagumpay. Amen po. At sabi po rito, sa ating introduction, bago magtayo ng bahay o building o gusali, ay kinakailangan ito ng plano. Amen po ba? Di po ba? Bawat nagtatayo or may gagawin ay kailangan ng plano. Sabi dito, bakit kailangan natin ng plano? Para malaman kung ano-ano ang mga materyales na gagamitin sa ating mga itatayong building o itatayong bahay o kung ano pa man. So, sabi po dito, ang pangalawa ay para malaman kung magkano ang ipabudget mo o gugugulin mo sa kabuuan ng iyong proyekto. So, kaya daw po, nagpaplano para mabudgetan, mapondohan kung magkano ang kailangan doon sa ipatatayo mong gusali or ano man yung pinagpaplanuhan mo. So, kailangan nun para mapaghandaan or mapag-budgetan. At pangatlo po, para daw po mailagay sa tama ang lahat ng bagay na kakailanganin. At pang-apat, para malaman kung saan ka magsisimula. Yan. Para malaman kung saan magsisimula at magtatapos. Ito yung pinaka-guide po sa ating gagawing mga plano. Sa mga gagawin nating proyekto. Yung pagpaplano po ang pinaka-guide na gagamitin para po sa pag-uumpisa ng anumang naisip nating gawin, bilhin, at mga itatayo. Amen po. Sabi po dito, panglima, para makita ang kalalabasan. So, bago po makita ang kalalabasan, ang iba po, yung talagang napapatayo ng mga magagandang building, meron po silang blueprint na tinatawag na pinagagawa sa architect na inilalatag kung ano ang magiging itsura o outcome nito pag natapos. So, yun po yung limang mga steps para malaman po ang mga bagay-bagay kung bakit mahalaga ang pagpaplano. Sabi po dito, ang pagpaplano ay napakahalaga at napakalaking tulong upang tayo ay magpapabuti yung ating mga gagawin. Ang pagpaplano ay nagsisimula sa imahinasyon ng ating isipan. Sabi dito, alam nyo ba na hindi lang pagtatayo ng bahay o gusali ang pinagpaplanuhan. So dito, may iba pang mga bagay pala na dapat nating pagplanuhan. At ito po yung ating dagdag na pag-aaralan. Sabi po dito, una, pag-aasawa. Kinakailangan talaga ang pagpaplano bago mo sabakin ang pagpapamilya. Bago mo siya pasukin, dapat pala ay may matibay o matatag kang plano bago mo ito gawin. Amen po. At sabi po rito, maging sa pagninegosyo, kailangan din po ng matatag na plano para hindi ka malugi. Kundi alam mo kung paano ito palalakarin or patatakbuhin ang negosyong papasukin mo. At kung aalamin mo kung saan ka swak or fit na business papasok. Amen po. At pangatlo, mag-isa pagbibili ng gamit. Kinakailangan din pong magplano kung ano yung gagamitin or mga gusto natin. Kasi minsan tayo bili ng bili, hindi naman kailangan. Kailangan daw po ay talagang pagplanuhan. Yung pinaka-needs natin, hindi yung wants lang. Yung pinaka-kailangan ang ating isama sa plano natin na bilhin. At hindi yung, ay gusto ko lang, maganda siya, ganun. So, hindi daw po. At maging sa pag-a-apply ng trabaho. Pang-apat, sabi dito, sa pag-a-apply ng trabaho, lalo't kung ikaw ay may natapos na, maganda siguro pagplanuhan mo talaga kung anong trabaho. Pero kung wala naman at ikaw ay tambay at choosy-choosy, grab mo na. Basta wag lang masama. Pero sa pag-a-apply ng trabaho, kinakailangan din po dito ng pagpaplano. Sabi po dito, maging sa panliligaw, kinakailangan din mo.